Nagpapatuloy ang search and rescue operation na isinasagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO Mercedes at Philippine Coast Guard matapos makapagtala ng drowning incident sa baybayang sakop ng Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Dalawang naitalang biktima na isang edad 17 at dead on arrival sa Camarines Norte Provincial Hospital. Isang babae na 14 na taong gulang na magpasa hanggang ngayon ay nahanap pa ng Philippine Coast Guard kung saan gamit ang isang drone na pinalipad sa himpapawid. Nagbabakasyon lamang umano sa naturang bayan at naisipang maligo sa dagat na kinukuha pa rin ang pagkakakilanlan ng mga nasawi ng PNP Mercedes. Nataon kasing oras ng high tide at malakas ang agos paparating at papalayo sa dalampasigan. Ayon sa MDRMO Mercedes, bago pa man sumapit ang holiday ngayong summer season ay naglayad na sila ng mga floglets upang magsilbing babala sa mga dadayo ng paliligo sa dagat. Ang mga nakatusok sa baybayang floglets na ito ay pula na ibig sabihin ay bawal lumangoy. Sa pula at itim ay bawal lumangoy kung saan ay nagsasagawa ng surfing ang mga surfers. Kapag pula at dilaw ay pwedeng lumangoy at maligo ang mga beachgoers. Nagpaalala rin ang mga ito sa mga naliligo kapag nakakaranas ng rip current o bugibog kung saan malakas ang hila ng dagat pabalik sa gitna na huwag magpanik. Naging kalmado at huwag kukontrahin ang daloy bagkus ay lumangoy, umano, paralel o kahilera ng dalampasigan hanggang sa makawala sa agos at lumangoy pabalik sa pampang. Humingi ng saklolo sa mga nakatalagang lifeguards. Dagdag pa ng kinaukulan na huwag maliligo mag-isa. Huwag lumangoy ng nasa impluensya ng nakalalasing na inumin. Laging bantayan ang mga bata. At ang pinakamahalaga sa lahat ay huwag pumunta sa malalim na parte ng dagat kung hindi marunong lumangoy upang di malunod. Sa ating huling impormasyon na nakalap, ang yung babae nga na nalunod ay nakuha na ng retrieve at patay na rin ng kanilang matagpuan. So nakikiramay po kami sa lahat ng kamag-anak ng mga batang ito sa mga nasawi.